Ayan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sagad na talaga, sagad na ang pagka-oportunista nito ni Roque. Wala na, hindi na nito pinahalagahan ang kanyang pagkatao, mga kabunyog. Bulok na talaga ito, sagad. Talagang laspag ang kanyang pagkabulok, ang kanyang pagiging oportunista. Hmm? Sa issue na lang ng China, imagine ninyo, para siyang naging ano eh. Hindi parang, siya na ang tagapagsalita ng China dito sa Pilipinas. Ha? Siya na ang tagapagsalita ng China dito sa Pilipinas. Siya ang tagapagtanggol ng China, kung ano ang sinasabi ng China, kung ano ang makakapagtanggol sa China, makakapagdepensa sa China, yun ang lumalabas kanyang bunganga. Eh ngayon nga, itong si Senadora Risa Hontiveros, ha? Nag-initiate na nga si Senadora Risa na imbestigahan ang ano ba talaga ang totoo. Galing din naman yan sa kanya eh, dito kay Roque. Sinabi ni Roque na si dating Presidente Duterte at si Xi Jinping o kung sino man sa China ay mayroong di umano'y gentleman's agreement o gentleman's agreement, kasunduan na verbal, unawaan na ano daw, hindi ang Pilipinas papayagan ng China na magdala ng supply, tubig, pagkain doon sa BRP Sierra Madre, sa Yungin Shoal. Hmm? Pero ang dapat na dalhin lang, pagkain at tubig, walang iba. Hindi pwedeng magdala ng mga gamit pang repair ng nasabing nabubulok ng barko. Hmm? Yun daw ang commitment ni Duterte. Pero kapalit naman noon, payagan ng China, hindi daw bubumbahin ng tubig, hindi daw ihaharas. Pero basta't ang dala lang, pagkain at tubig, yun lang daw. Yun daw yung kasunduan ng China at ni Duterte. Yun ang sabi ni Roque. Kaya lang, ang epekto ng ganong sinasabing kasunduan o gentleman's agreement, hindi naman gentleman's agreement yan, traitoran agreement yun. Ha? Ang epekto nun, ginagamit ngayon na dahilan ng China na kaya nila binubumba ng kanyo ng tubig at saka hinaharas ang mga barko ng Pilipinas dahil hindi sumusunod sa pinangako daw noon na hindi magdadala ng mga construction materials o mga gamit ng repair ng BRP Sierra Madre. Dahil hindi raw yung sinusunod yung usapan na yon, kaya ganun ang ginagawa ng China ngayon. So, ngayon, si Senadora Risa Hontiveros nag-initiate ng resolution na ipatawag si Duterte so o kaya kung sino man, sila Roque, para magbigay liwanag dyan sa sinasabing gentleman's agreement na yan. Ano ba talaga ang naging kasunduan? Mayroon bang kasunduan? Kung mayroon, ano? Ano ang naging kasunduan? So tama lang, matagal na nating pinapanawagan na ipatawag nga sa pagpaliwanagin si Duterte mismo. Ha? Bagamat nag-deny si Panelo, sabi ni Panelo, wala naman daw sinabing ganun si Duterte. Eh, the more na dapat ipatawag si Duterte at siya ang magbigay paliwanag dyan. Ha? So, ngayon, ang sabi ni Senadora Risa Hontiveros, yung batayan ng pagpapatawag ng Senado para imbestigahan ang posibleng posibilidad ng trisunos, traiduran. Ang ginamit talaga ni Senadora Risa Hontiveros, allegedly Trisunos Act. Hmm. Ang term na ginamit talaga, Trisunos Act o treason. Ngayon, nagkukomentaryo itong si Roque. Ha? Binabatikos niya si Risa Hontiveros. Ang sabi niya, parang ganito, ikaw senadora ka, kahit hindi ka naman abogada, hindi naman kailangan na abogada ang senadora, pero matuto ka naman na marunong ka rin kahit papano sa batas. Ang sinasabi ni Roque, na ang treason, hindi yan pwedeng maging krimen sa panahon ng walang gera. Ang treason ay wartime
crime. Yan ay krimen na nakukumit sa panahon ng may gera. O, yun ang sinasabi ni Roque. Kasi po, nasa revised penal code po kasi, ORP, revised penal code, ang kasong treason. Ang kasong treason, ang definition po talaga niyan, kapag sa panahon ng gera, ay mayroon tayong kababayan na mas pumanig sa kalaban, treason po yan. Nagpo-provide ng information doon sa kalaban. Panahon ng gera. Tama ba sa sinasabi niya si Roque? Tama siya. Ganun talaga ang definition ng treason. Sa legal na gamit. Ibig sabihin, yung bilang kaso, bilang krimen. Pero ang pagkakagamit ni Senadora Risa Hontiveros ng term doon na treason, hindi niya ginamit yung treason para sabihin na yung treason doon sa revised penal code. Kundi yung general na pagkaintindi ng terminong treason, hindi legal. Bakit? Pag sinabi man nating treason, tayo lang mga abogado ang pwedeng gumamit nun, Roque. Ha? Ikaw naman sabihin ko, Roque, bakit? Kailangan ba pag gumamit tayo ng treason, ang tao pag gumamit ng treason, pareho ng paggamit natin ng term? Ang ibig lang naman sabihin doon ni Senadora Risa, traidor. Traidor, ako nga gumagamit din ng ganun, traidoran. At tulad ng ginagawa mo, Roque, katraidoran. Ha? Pareho na rin yan ng treason. Oh, pero, tama ka, legally, iba ang treason. Panahon niya ng gera. Oh, pero, hindi ganun. Hindi naman dito pinag-uusapan yung kasong treason. Eh. Yung pagiging traidor nyo, yung pagiging maka-China nyo. Yung ano, ito'y ang ginamit ni Senadora Risa Hontiveros ang term na treason, hindi based sa definition sa revised penal code, kundi yung ordinaryong paggamit ng terminong treason o traidoran. O yan ang ano noon, masyado mong dinadala sa usaping legal. porke talagang treasonous ang inyong ginagawa. Ha? Oh. Panuuri natin mga kabunyog ang nakakasukang mga sinabi ni Roque. Nako, anong pag-uusapan natin? Well, dalawang bagay. Yung dalawa na naman na akala nila sila lang nagmamahal sa taong bayan. Nagsalita na naman. Abang sabi ni Antivirus, treason daw yung ginawa ng presidente na gumawa ng paraan para hindi matigil ang pagde-deliver ng tubig at pagkain sa ating kasundaluhan. Unang-una ha, pwede ba? Mambabatas ka naman. Hindi naman requirement na ikaw ay abogado para maging mambabatas. Pero dahil ikaw ay tinanggap mo yung trabaho niyan at kinuha mo yan, no? At hiningi mo ang mandato ng taong bayan, dapat naman alam mo kung anong batas. Ang treason po, hindi po pwedeng magkaroon ng treason kung walang gera. Ibig sabihin, yung treason po ay isang war crime na, hindi po war crime, but it can only be committed in times of an armed conflict. Ako, ang dami talagang na lumalarga dito sa akin likuran. Pero pabayaan na po natin sila. So, impossible po yan. Nako, talaga pong lahat po ng magbasa ng revised penal code, alam na wala pong treason kung walang gera. Kasi yung treason nga, sa panahon ng gera, kumikiling ka sa kalaban. So, senator, sana naman, maski hindi kinakailang maging abogado ang senador, alamin naman natin ang batas kasi paano ka makakagawa ng batas kung hindi mo alam kung ano yung umiiral na batas. Well, marami pang sinasabi no, na labag daw sa ating national interest yung hindi pagpaksok ng construction materials at repair materials. Well, ang tanong, Senator Antivirus at saka ito nga si Antonio dating Justice Antonio Carpio, ang sabi niya ay spokesperson daw ng mga Chino yung magsasabi na baka gutumin ang ating mga kasundaluhan. Si Albert Einstein po nagsabi, insanity, kalokohan, kabaliwan, yung paulit-ulit na gagawin na inaasahan. Ay, huwag na nga, Roque. O so yun, nakita niyo mga kabunyog, hindi lang pala si Risa Hontiveros, pati si retired senior associate Justice Carpio, ha? Tinitira dito ni Roqueta. Ha? Pero yun na nga, ang sinasabi niya, hindi daw alam ni Risa Hontiveros ang definition ng term na treason. Ang treason ay crime na nakukumit sa panahon ng gera. Wartime crime. Totoo ba yon? Tulad po ng sinabi ko kanina, totoo yon. Yun yung definition ng treason sa revised penal code. Tayong mga abogado, kaming mga abogado, alam namin yan. Pero ang pagkakagamit ni Senadora Risa Hontiveros ng term na treason doon sa kanyang statement
hindi niya yun ginamit, yung legal na terminong treason based sa definition ng Revised Penal Code, crime. Ha? Hindi yun. Hindi niya yun binanggit as a crime. Ha? Ang ibig sabihin ng pagkakagamit doon ni Senadora Risa Hontiveros, yung general usage ng term na treason. Napakaano mo, Roque. Roqueta. General usage, yung general na gamit ng tao ng term na treason. Oh. Ako, pag sinabi kong traidor ka, Roque, treasonous ang act nyo, oh, hindi ko yun ginagamit bilang salitang legal na definition ng Revised Penal Code. Kundi yung pagkakaintindi ng tao sa term na katraiduran. Kahit sinong tanungin mong tao, traidor kayo, Roque, sa bayan. Yun. Huwag mo nang linlangin ang taong bayan ng mga legal definition nyo. Kaya ako, mga kabunyog, kahit ako abogado, ayaw kong masyadong mayabang sa paggamit ng mga terminong legal. Hindi, ayaw ko nang ganun. Gusto ko mas maunawaan ang taong pinapaliwanag ko. Oh. Anong silbi ng magyayabang ka ng paggagamit ng mga terminong legal? Hindi naman maunawaan ng tao. O kaya, ginagamit mo yung terminong legal para dipensahan ang mga bagay na mali. Hindi yun. Ginagamit mo yung terminong legal, ha? Nagpapaliwanag ka nung legal na definition ng term na treason sa Revised Penal Code as a crime. Pero hindi yun. Ang pinag-uusapan dito na treasonous act ninyo ay yung inyong patraiduran sa Pilipinas dahil sa inyong pagpabor sa China. Yun. Hindi yun yung treason na definition sa Revised Penal Code. Huwag mo nang gamitin yung mga legal ano mo. Ha? Ano yan? Hindi yun. Sa simple na lang tayong pag-uusap. Ha? Yung ordinaryong pagkaintindi ng tao, ano ba ang ginawa nyo? Treasonous naman talaga eh. Katraidura naman talaga. O diba, mga kabunyog, mga kabaya? Wala nang maraming sat-sat paroke. Nakakasuka ka. Okay? Sige, mga kabunyog. Uminit na naman ako dito sa butanding na to. Magandang araw po sa inyong lahat. Basta po tayo. Patuloy po nating itaguyod ang katotohanan. Patuloy nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog! Halika na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw.